Meg! Okay na okay. Grabe. Bakit ka naging okay? Kasi masaya yung field ko. Martes ngayon, pero nandito ka. Yes. Ano mo ito, pinakamasayang araw ko, pero pumasok ka pa rin. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Naiintindihan ko lalo kang sumaya. Huh? Ngayon po ay araw ng Martes, ikalima ng Nobyembre, taong 2013. Sino sa atin ang nauutal-utal? Simula na po ng pagbabago. Malaking distraction ka. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Attraction. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras. Ito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Distraction. Amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman, si Meg Siozon. Spell distraction. Letter D? Huh? Yun na yun. Ito po ang... PTV Sports. Yan po ang mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, walang malaking ipagbabago ang fighting style ni Victor Simeon sa rematch kontra Nonito Donaire Jr. sa darating na linggo. Ito ang matigas sa pahayag ni boxing trainer Nonito Donaire Sr. na nasa corner na muli ng kanyang anak. At ito po ay unang naganap din nung una nilang patulugin ang ngayon nagkakaedad ng Armenian-Australian rival sa fifth round noong 2007. Ang kabuang detalye, iahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Naniniwala ang kampo ni Filipino Flash Nonito Donaire Jr. na walang magiging malaking pagbabago sa estilo ni upcoming opponent Victor Simeon. Ito ang isiniwalat ng ama ni Donaire na si Nonito Sr. sa panayam ng PTV Sports. Ayon kay Nonito Sr., imposible na isang 37-year-old fighter na katulad ni Darshinyan ang magbago ng galaw. Sinabi pa ni Nonito Sr. na kung anuman ang pinakitang galaw ni Darshinyan noong 2007, ay ganun pa din ang ilalabas nito sa kanilang rematch ngayon darating na linggo. Sa akin, Darshin niya, nakita ko yung parang diri-dirito na lang sa sumuntok dito kay dati na binabalukpok niya yung kamay niya. Saka, nakagis kami Gallo, nung Juan Gallo, nung huling laban niya, dalawang bisig niya kumuray doon, maliit yung nakalaban niya. Sabi ko kayo, pagka sumagit lang yung magandang suntok niya, talagang matutulog niya. Sabi. Samantala, kontento ang magamang Donaire sa tinakbo ng kanilang training camp sa Las Vegas at Oxnard, California. Ani Donaire Sr., naibalik na nila ang dating bilis at timing na naging susi naman sa 5th round TKO win nila kay Darshinyan upang agawin ang IBF World Flyweight Crown. Magandang aura niya ngayon, masaya, mas kondisyon na. Tulad kanina, nag-miss kami ng mga labing dalawang round. Miss yun, mabilis. Dalawang round siya. Pero box siya after the... So, kondisyon. Magandang pinakita niya pati. Si Darshinyan at Donaire ay magsasalpukan sa isang 10-round non-title featherweight bout ngayong linggo Manila time sa Corpus Christi, Texas. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, patuloy ang pagtaas ng antas ng ensayo ni Manny Pacquiao. Ito'y sa kabila ng napabalitang maaga di umano pag-peak ng fighting form ng Pinoy ring icon. Para sa comeback fight kontra American Brandon Rios sa Nobyembre 4 sa Macau, China. May report si Ms. Keisha Halili. Taliwas sa napabalitang nagbaba na di umano sila ng antas ng ensayo tatlong linggo bago ang ring return kontra Brandon Rios, plano ng Team Pacquiao na sumalang pa sa karagdagang 44 rounds of simulated fights. Martes ng hapon ay sumabak sa ika-apat na 8-round sparring session si Pacquiao, katapat sa British light welterweight Liam Vaughan at Pinoy 140-pounder Dan Nazareno Jr. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez, nakapag-ipon na sila ng kabuuang 8 rounds of sparring at balak pa nila na paabutin ito sa 130 pounds bago ang araw ng bakbakan. Okay, wala naman po yung sparring namin ngayon. Okay naman. Daba, ano na kami, 8 rounds, nag 8 rounds kami. So, itilis na kami pre, itilis. Kaya mag-130 kami. Masaya ring ibinalita ni Fernandez na punong-puno ng determinasyon sa ensayo ang kanyang amo, bagay na hindi umano niya nakita sa mga nakalipas na laban. Oo naman, maging motivation, bumalik na na, focus talaga sa ensayo, focus, maganda, 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 seryoso lahat. Samantala,
Binanggit naman ni Sports Radio anchorman Renato Lirio ang ilang finer points ng ensayo na dapat pagtuunan ng pansin ng Team Pacquiao. Tulad ng backache na malimit umanong maging sanhi ng pagliban sa roadworks ng 34-year-old Pinoy Ring Idol. Oh, sana yung backache niya ay talagang wala na. Kasi yung sinasabi ko kung meron yan, naapektuhan na yung kanyang pagkuha ng stamina. Sa susunod na linggo, ang takdang lipad ng entourage ni Pacquiao patungong Macau, China para sa WBO International Welterweight Championship sa Nobyembre 24. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa Villiers, muli pong nagbigay ng karangalan para sa bansa si Pinay pool darling Rubilin Amit. Ito po'y matapos na pagreinahan niya ang Women's World 10-Ball Championship sa Pasay City kagabi. Hawak ang 9-7 lead sa Race to 10 Finals. Nagkaroon po ng pagkakataon si Amit na maeselyo ang panalo matapos na sumayblay ang tira ng sa 8-ball ni British rival Kelly Fisher. Uy, bago po tayo magkalimutan ha, salamat po sa ABS-CBN Sports at kay Boss Peter Musli sa video po na yan na aming ginagamit. Winners po ng Cebuana Q-Artist ang lahat ng tatlong bolang natitira sa pool table upang tuluyang mapasa kami na niya ang isang magarang tropeo at ang top prize na $21,000. Ito po ang ikalawang titulo para kay Amit sa 5-year history ng Women's World 10-Ball Championships. Siya po ang inaugural champion ng torneyong ito noong taong 2009. Lipat tayo sa professional basketball. Decidido ang Barakabul Energy Kula na bumuo ng mas malakas na roster para sa 39th season ng Philippine Basketball Association o PBA. At sa 29-player pool, inaasahang mapupuno ng mga veterano ang Final 14-man lineup ng George Chua franchise. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Nasa rebuilding phase na ang Barakabul Energy Kula. At tulad ng kanilang ipinangako, sesentro sa pagbuo ng veteran core ang George Chua franchise, na ngayon ay papatnubayan na ni head coach Bong Ramos. Nasilip ng PTV Sports ang ensayo ng Energy Kula at dito ay kapansin-pansin ang isang kulutong ng mga players na nag-aagawan sa pwesto sa Final 14-man roster team. Pero ayon kay Ramos, sisikapin niyang salain agad ang kanilang current pool na ngayon ay may 27 players. I tried my best kung ano yung paano ko sila ma-accommodate, ano. But right now, meron naman ako mga nakikita na core na gagamitin ko. So, pinasok ko yung sistema na dinagdag ko at saka yung mga dating sistema, ginagamit naman namin. So, wala namang problema. Ang problema lang, napakarami. Malaki ang paniniwala ng 4-time Indonesian League champion coach na tama ang desisyon ng management sa veteran core. Lalo pat may ilang taon na rin sumentro sa young blood ang Barakabul. Sa basketball experience sa PBA, mas veterano sila. Kaya nga yun yung ano nung ginawa namin eh. Samantala, isa naman si veteran big man Dorian Peña sa mga umaasang makakabuo ng matibay na roster ang Energy Kula upang may pagpatuloy ang dark horse role sa PBA. Oh, of course, we're looking to get better. We're looking to get better all the time. We're looking to, you know, to compete in the league, and once we get the team together and figure out who the final lab is, you know, I'm pretty sure that we're going to be, you know, pretty good. We'll see what happens. Balak ni Ramos na ibaba sa 17 ang bilang ng kanilang pool bago sila tumulak patungong Cebu City sa Webes para sumabak sa isang 4-team pocket tournament. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi pa ho tapos ang balasahan sa roster ng Global Port Bantam Pier. Kasunod po ng pagkuha sa 4 na collegiate stars sa katatapos na PBA draft at sa pagkaka-acquire kay forward Leo Nahorda, sinasabing may pahong trade ang Mikey Romero own team. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlas. Isang trade ang naghihintay ngayon ng official seal ng approval ni PBA Commissioner Chito Salud. Sa impormasyon ng kalat ng PTV Sports, nakuha di umano ng Global Port Batang PRC forward Leo Nahorda mula sa Sun Make Coffee Mixers kapalit ng kanilang 2016 second round draft pick, bagay na kinumpirma naman ni Sultan 900 Incorporated President Mikey Romero. Yung Nahorda, papunta pa lang sa Commissioner's Office yung trade forms. Nagpahiwatig rin si Romero na hindi pa tapos ang rigodon sa loob ng Batang Pier dahil sinisikap pa nilang mapalakas pang lalo ang kanilang roster.
Sa PBA draft noong isang araw ay apat na bigating collegiate stars ang hinugot ng Global Port at ang mga ito ay sina Terrence Romeo, R.R. Garcia, Isaac Holstein at Nico Salva. Wala nila, tapos na ako. Di pa ako tapos. Nandiyan ang ingredients, di ba? Sa mga susunod na araw ay maaaring makakuha pa ang Global Port ng isa o dalawang players na lalong magpapalakas sa frontline at wing position ng team. Para sa PTB Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, dahil po sa madikit na pagkatalo sa kamay ng Blackwater Sports Elite Team sa PBA D-League Aspirants Cup, nagpaplano po ang Boracay Rum Waves na maghain ng protesta sa opisina ni League Commissioner Tito Salud. At ang laman ng reklamo ng Lawrence Chongson Mentor Squad ay ang three-pointer ni Chris Banchero sa unang bahagi ng fourth period na binigyan lamang di umano ng 20 puntos ng mga game officials kahapon. Nagbabalik si Miss Keisha Halil. Protesta ng Boracay Rum Waves ang nalasap na 85-87 heartbreaking loss sa kamay ng Blackwater Sports Elite Team sa PBA D-League Aspirants Cup kahapon. Ayon kay Coach Lawrence Chongson, isang three-pointer ni Chris Banchero sa early part ng fourth quarter ang binigyan lamang ng 2 points ng mga game officials. The fourth quarter, naka 3 points si Banchero. Isubig pa yung referee, 3 points. Okay, so apparently later on, hindi ako bakit towards ang patapos, tinanggal yung 1 point. Tanggal, parang kinakaintindihan yung referee at yung scorer's table. Naniniwala si Chongson na maganda na sana ang momentum ng team kung maayos na naibigay ang 3 points kay Banchero. Sabi niya sa mga 3 points, tapos tinanggal. Kaya nung huli, supposedly down 2 lang kami, naging nakalagay down 3. Na-foul si Belo, taking 3 points, 3 shots. Dapat supposedly, na-shoot yung dalawa. 1.7 seconds, dapat tabla. Overtime na, lumabas down 1 pa kami. Forced to foul kami, di ba? Pag-shoot pa nga na tapos, dapat panalo pa kami. Ako lang naman, alam ko naman yung history. Walang mangyayari dyan. Okay, may part na 20,000 na yung team manager namin nga, siyempre nakakahit. Sa panahon pa naman ngayon, 20,000 is 20,000. Diba? Pero kabilang, prinsipyo na lang, di ba? So be it. Pero sa pananaw ni Blackwater Sports team owner Giselle Ducey, exercise in futility lamang ang gagawin ng Boracay Rum kung ipipilit ang paghain ng protesta. Wala. If we want 1 point, then worth looking at. At least 1 point, tabla. Overtime. Eh kaso talo silang 2 points eh. O, add mo ka lang 1 point, talo ka pa rin. Common sense. Samantala, bukas naman ang PBA office para sa posibilidad na paghahain ng protesta ng Boracay Rum bukas ng alas 12 ng tanghali. At dito ay kinakailangang maglagak ng 20,000 pesos na bond ang Bong Tan franchise. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, bagamat may kinakaharap na kontrobersya kaugnay ng napabalitang paglalaro di umano ni point guard Reyes Koga sa isang hindi otorisadong liga, handa ang four-peat seeking San Beda Red Lions sa pagsabak sa Final Four ng NCAA Men's Basketball Competitions. Ayon kay team manager Jude Roque, hindi nila hahayaan na magsilbing balakid sa kanilang kampanya sa liga ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Koga. Tumapos sa top seed ang Red Lions sa eliminations at ang kanilang nakatakdang makatapat sa Final Four ay ang fourth seed na University of Perpetual Health Altas. Pero kung hindi magiging favorable para sa kanila ang ibababang desisyon ng NCAA Board ngayong hapon, magiging fourth seed ang San Beda. Sa iba pang balita, si veteran Sanda fighter Benji Rivera ang masasabi pong nagsalba sa kampanya ng Pilipinas sa 12th World Wushu Championship sa Malaysia. Kahapon ay dinamina ng Pride ang kanyang Vietnamese rival sa finals ng men's 52-kilogram class upang maibigay niya sa Pilipinas ang nag-iisang gold medal sa Malaysian meet. Nalampasan ni Rivera ang bronze medal finish sa nakalipas na edisyon ng World Wushu Championships noong 2011. Samantala, nagkansa naman sa silver medal si Jesse Aligaga sa men's Sanda 48-kilogram category at ang trio ni na Daniel Parantak, John Keith Lee Chan at Norlens Katoliko sa Taulu Duolian event. Habang pare-pareho namang nakasungkit ng bronze sina Evita Zamora, Jean-Claude Saklag at Daniel Parantak. Sa kabuuan po, kumolekta ang Philippine Wushu team ng 1 ginto, 2 silvers at 3 bronzes sa 2013 World Wushu Championships. Samantala, daang-daang individual ang inaasahang magpapartisipa sa Knights of Columbus Charity Fund Run sa Intramuros, Manila sa darating na linggo.
Hinati-hati sa tatlong kategorya ang 3K, 5K at 10K. Puputok ang starting gun ganap na alas 5 ng umaga sa Santa Lucia Street at ang mga kalahok ay lilibot sa Intramuros area bago tumawid sa finish line. Ayon kay Knights of Columbus official Tony Hernandez, ang one-day race na makalikom ng pondo para sa pag-renovate ng Baseco Chapel sa Baseco Compound sa Tondo, Manila. Sa PBA pa rin, dahil sa paniniwalang malakas at kumpleto rikados na ang kanilang roster, malabo nang pumasok pa sa trade transaction ang Alaska Aces. Ito'y upang mapanatili na rin ang kanilang chemistry na isa sa mga susi sa kanila ng title championship noong Commissioner's Cup. May report si Ms. Nicole Ramos. Aces na sumuot at ang bagong hamon ng kanilang prangkisa. At sa likod ng pampalakas pang lalo ng roster ng mga superpower teams tulad ng Sunmid Coffee Mixers, Barangay Ginebra San Miguel, Petron Blaze Boosters at Rain or Shine Elasto Painters. Naniniwala si Alaska Head Coach Luigi Trillo na chemistry pa rin ang mas importanteng ingredient sa basketball success. No trades is coming. We have our team intact. Obviously, it gets crazy before the draft. A lot of teams trying to shore up their teams, but I'm happy with the team I have right now. Buong paniniwala ni Trillo na malakas na ang Aces sa lahat ng limang posisyon, kaya't hindi na dapat pang bulabugin ang kanilang lineup. Well, what we did was there's no real weakness, I would think. I think the three spot, because of Tony and Dondon being 36-35, you want to plan for that down the line. And I said we couldn't trade that pick. So we ended up getting a guy who we feel down the line can also play like that. Iginiit rin ni Trillo na wala munang trade na papasukan ng Aces, maliban na labang kung may alok na irresistible para sa kanilang team. I mean, you don't wanna say no more trades. There's always that possibility that something may come up. But, you know, we haven't on our own gone around asking for feelers now, no. Before the draft, obviously, a lot of teams calling up each other. You know, I'm happy with Ryan Buenafin. Kasunod ng pagsikwat ng titulo sa nakalipas na PBA Commissioner's Cup, umaasang Alaska na makakapagsubi ulit sila ng kampeonato sa papasok na season ng Liga. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Yun. Okay. Yung madali. Parang galing sa dalawang dulo eh. No? Anyway, ito, kwentuhan tayo ha. Baka meron silang mga balita na gustong itanong o may mga binas. Si Meg na hindi natin. Okay? Meron po kayong gustong ipa-follow up sa amin. Pwede naman sila. I-text po kami. Makipagkwentuhan po kayo sa amin dahil si Dennis at po si Nicole babasahin ang inyong pong mga messages. Okay? Yes. Of course, susunod din ang favorite ko na segment. Ano yan? Ice Inside Sports. Yes. Edited by Keisha. And Meg Shoson. Oo naman. Makalipas mo ang ilang... Paalala. Hello everyone, I'm Coach Alan Gregorio, head coach of the UPIS Junior Fighting Maroons. Visit my home court and my restaurant with Nicole Ramos. Alam niyo ba na ang fastest rising sport ay siya ring fastest sport in the world? Ito ay ang racket sport na badminton. Mismong siyensya ay nagpapatunay na ang shuttlecock ay kayang sumibat ng 206 miles per hour. Mas mabilis ito ng 6 na milya kada oras sa tulin ng top speed Ferrari car at mas mabilis ng 56 miles per hour sa hataw ng bola ni Andy Roddick. Naman sa badminton, normal ng kasabihan ang speed is of the essence. Dito sa Pilipinas, mabilis ring inakap ang larong ito bilang recreational at competitive sport. Kaya naman, nagsulputan ng iba't ibang badminton gyms na bukas mula umaga hanggang after office hours sa gabi. Pero bakit nga ba top 5 sports sa bansa ang badminton? Yan ang aalamin natin ngayong hapon dito sa Inside Sports.
Bilingual ang larong ito sa India, kung saan tinuturing ito bilang isang children's game na kung tawagin ay bottle door or shuttlecock, bago ito nag-evolve bilang competitive sport. Alam niyo ba na isa rin ang badminton sa less expensive sport? Kailangan mo lang ng raketa, kailangan short or shirt, yung sa mga babae, basta kanila gusto nila nagsiskirt, and then rubber shoes. So, pwedeng-pwede na maglaro. Plus, shuttlecock, syempre. Mayroong limang disiplina ang badminton, ang men's singles, ladies' singles, men's doubles, women's doubles, at mixed doubles. At gaya ng tennis, kailangang mapagwagian ng isang player ang isang game tungo sa pagtipon ng puntos para sa set win. Best of 3 sets siya, tapos up to 21 yung score. So, yun. First set, kung sino makauna maka-21, yun ang panalo. And then proceed to second set. Pagka nag-all one, meron tayong decision game. Yun yung third set. Until 21 din. Until 21? Top, yes. Kapag nagkaroon tayo ng setting or nag-deuce, pagka nag-20 all, magiging up to 22 yun. Tapos hanggang sa umabot ng 30. Nakakatuwang isipin na walang age limit ang badminton. Whether you are as young as me or as old as Snow Badwa, as long as kaya mong humataw sa loob ng hard court, pwede kang maglaro ng badminton. Actually, basta kahit maliit na bata, meron akong youngest na player for 4 years old. Kung gusto niya ng... Well, nakakasunod siya yung mga basic, sobrang basic na technique, yung tamang paghawak ng racket, tapos yung pagpalo ng shuttle, yung mga pinaka-basic, yun, nakakasunod naman. Hanggang sa pinakamatanda, hanggat kaya mo yung rayuma mo, kaya mong dalhin, pwedeng-pwede. Yun nga lang, dahil sa masyadong mabilis ang larong ito, mag-ingat dahil mas malapit kayo sa injuries. ACL tear, sprain, ang ilan lamang sa mga injuries sa mga badminton smashers dahil sa demanding ang movement at lateral dito. Pero in general, tunay na isang napakagandang sport ang badminton dahil napakadaming benepisyo nito sa kalusugan. Unang-una sa lahat, syempre, yung sa fitness mo, madali kang pagpawisan eh. Medyo mainit kasi sa loob ng court. So, hindi siya aircon. Siguro may mga iba, pero normally, dito sa Pilipinas, mainit talaga ang badminton court. And then, syempre, yung characteristic ng sport, mabilis siya, and nagde-demand din ng power, so madali kang mag-burn talaga ng fats mo. At dahil sobrang nainganyo ako sa mga natuklasan ko, excited na ako to show off my talent in badminton. Let's go, Sago! Okay, okay lang yan. Unang itinuro sa akin ni Coach Deza ang how to hold a racket. Ganito ang proper forehand. Yung forehand, actually, sa iba, naiintindihan nila yun as handshake position ng kamay. Pero ganito yan, parang may pag-V, hahawakan mo lang. Kung paano ka parang nakikipagkamay, ilalagay mo sa racket. Para tama yan, itong pinaka-point na to, kailangan para lang siya sa side ng racket. Kasi pwede namang naka-shake hand position, pero naka-ganyan. So, mali yun. Dapat nasa side. Yun ang magiging ano mo. Okay? Ito naman ang backhand. Yung backhand natin, yung naka-stretch, yan. Parang naka-ganyan. Okay. Diba? Pero naka-side. Side yan. Sabay ipapatong lang natin yung racket ng ganyan. So, dapat 3/4 ng thumb nasa big part ng handle or ng grip. Yung 1/4 medyo nasa side. Yan. So, tapos merong may konting, yan. Merong konting space. Yan, yan. Diba? Parang relax lang. Yan. Strokes heavy rin ang larong ito. Meron syempre ang basic na clear stroke. And then after that, gagawin muna natin pinaka-basic para syempre, beginner ka, gusto mong makapalo ka, yung clear na tinatawag, clear na stroke. Ibig sabihin nun, mula sa likod hanggang sa likod, makapagpalo kayo. Balikan ng shuttle, may rally na tinatawag, okay? So ang gagawin natin from forehand position, forehand. Yan, forehand position, itry natin na itaas both arms. Yan. So, ito, medyo nakataas yan. This one is for your balance and aim. Okay? So, pag nakataas yung isang arm, nakataas din yung kabila.
Tapos nun, as much as possible, you try to hit the shuttle right in front of you. Tapos, itatwist, isa-stretch mo, pagpalo, ikakatwist na rin yung forearm, tapos follow through lang. Ito naman ang deadly smash. Oh. Yan! Oh, isa pa. Dash. Yan! Oh. Pwede ka na mag-yuro. Eh, ito. Try mong habulin ang drop shot ko. Yun yung ilalagay mo. Gusto mo lang siyang ilagay sa net. Mas mahina siya kumpara sa smash. Let's not forget the net strokes. Yun naman yung kapag titirahin mo lang mula sa harapan. So, ang net strokes ko. Yan. Nasa harapan ka lang. Diba? Yan lang ha. Konti lang. Sige. Kaya mo lang siya mag-bounce. Yan. O, diba? Ito naman ang lift. Diretso lang. Yan, push. Yan, sige, lakasan mo pa. Yan. O, sige, mas malakas pa na konti. Yan. Yan, sige. Lakasan mo pa na konti para sa likod. Yan. O, sige, sarap lang. Yan, sige. O, o diba? O, diba? O, pwedeng-pwede ka na mag-iro. Diba? Last, but definitely not. Ang kill. Kung yung sa likod, yung ginawa natin, smash, para umatake ka mula sa likod. This time naman, pwede kang umatake mula sa harapan. So, ganito naman yan. Sige. So, push mo lang siya. Yan. Ba? Pababa lang siya. So, parang pitik lang yun, no? Tapos, ganyan lang ang movement. Back, forward. Sige. Yan, o, diba? O. Yan, o. Yan. Very good, very good. Sa paglalaro ko ng badminton, mas naiintindihan ko ang dahilan kung bakit sikat ang sport na ito. Talagang tatagaktak ang pawis mo kakahabol sa shuttlecock at syempre, kakapilit na huwag kang matalo ng nasa kabilang court. Yan naman ang very essence ng camaraderie at competition, di ba? Ang sarap maglaro ng badminton. Tunay namang nakaka-develop ito ng endurance, speed at focus natin. Best of all, isang magandang bonding activity din ito kasama ang inyong pamilya o barkada. Kaya naman hindi ako nagtataka kung bakit bentang ito sa mga Pinoy. This has truly been a fun episode for me. Pero guys, my time for now has ended. Kita-kita tayo ulit next week. Until then, this has been Meg Chiozon for Inside Esports. Hi, I'm Luigi Trillo and you're watching PTV Sports with Snow Badwa. At nagbabalik ang pinakamalak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ross at kitang-kita nyo nagtatext yung kasama ko ngayon. May trade! Very expensive eh. Oh, dito, trade tayo. Trade phones. Okay, yung ano po, yung global port. Alam mo na ba ito, Dens? So, na-revise na yung trade na binalita namin sa inyo kanina. Yung Mio na Horda po. Ano Horda? Di ba, itin-rate kanina ng Sanmig sa global port kapalit ng 2016 second round. Nabago na po yan. Mm. So, kanina nakita ko pa sila sa PBA. No, teka, bakit nabago? Hindi na-prove? Nadagdagan. Utos ba ni Ecom na? Oo. Pero bago po ang lahat, salamat po kay Ninong Renato Lirin ng Realtors. Ha? Pupunta ako sa Macau. Wow. Iba ka talaga. Sydney. Macau. Oo. Cebu din. Dubai. Spain. Oh. Wow, future. anyway, ito yung trade ha. Si Leo na Horda, sinamahan ng Justin Chua. What? Si Justin. Itawan? Oo, oh, para kay Isaac Holstein. Uy, pwede. Pero dalawa Holstein. Ha. Kasi yung Holstein, nabunod siya ng 7th. Pinalitan ng 10th, tsaka ng Nahorda. Pwede na. Pwede. Oh, dahil mukhang si Nahorda, mukhang... Parang ano doon, lumalabas... Lumagamit ni Coach Tim. Lumalabas doon, pinalakas ng Sanwig yung global. Ano? Di ba? Hindi, ibig ko sabihin, balance eh. Kasi yung Sanwig, malakas na sila eh. Oh, siya, kung yung parity ng mga teams, napalakas ng Sanwig yung global. Right? Hindi sadya. Hindi, sa trade yun. Di ba? Kesa naman, Brad, yung malakas na, yung talagang malakas na team, established na, yung pa yung napalakas lalo,
di ba? Oo. Oh, tama ako? Mm. Oh, tama. Okay. Tama ka na akong parati. Kaya ka na. Kaya ka na. Next. Right. So para doon sa mga gusto sumali sa aming kwentuhan ngayong hapon, all you have to do is follow us at facebook.com/pd4sports. And you can also follow us at twitter.com/pd4sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para doon sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun users. Yan. Send in your messages. Okay, basa tayo. Basa na tayo. Twitter muna? You wanna Twitter check muna? Twitter first? Okay. Oh, yeah. Okay. Ito, nire-repost nila yung mga, yung kakapost lang ni Snow. Okay, next. O sige, basa tayo. Ano sabi? Ito. Totally not surprising, sabi ni Alaniel Antonio. Wonder who's next, RR to BGK? Mm. Parang ano? Oh. Rare root. Yeah. Okay. Si RR ba? Nasa trading block? Naru-rumor. Magkape muna tayo. Naru-rumor. Muna tayo sa... Hindi, gin na lang, gin. Ah, gin na lang. Naru-rumor, pero... Mukhang hindi tutuloy, brad eh. Mukhang hindi. Ah, subukan muna. Oo. Gamit-gamit muna. Parang itong cellphone, Tita Rose Montreano. Hmm. iPhone to, bago. Yung isang cellphone ko, nalublub eh. Nabito. Lahat to. Bago t-shirt. Bago Edward Aquino, salamat sa'yo. Ay, kaya Ate Rose din to t-shirt ko ah. Okay, basta tayo mga messages. This one is from Facebook, Chris Cariaga. Good day, Aslang. May papasukan pa bang bago trade ang Hinebra? Si John Usita Bataka tag, saka, saka si Jens Jens Nottel. Papapirmahin ng Hinebra. Thank you. Si John Usita, Kuya Edward Aquino, salamat ha. Okay, tsaka si John Ray, salamat. Si John Usita po, na-draft, pero hindi ko alam kung mapapapirma. Boy, pilam to latest tayo. Ando na ako kanina. Sabi. Sinabihan ng mga ano Mika, di ba? Mika John Usita. Don't go tomorrow. Mm-hmm. Because we have no complete. You can try other teams. Ginano na siya. Okay. Try other teams. Sabi ni Usita, ano ba yung tsura ng Usita? Mala 6'8" daw yun eh. Can I have water? Okay, sure. Uminom ng tubig. Alis. Oh? Mm-hmm. Malaki, 6'8". Apad. Malapad. Malapad eh, malaki. Parang Belga, no? Oh, parang Hawaiian yan, di ba? Oo. Oh, yun. Mukhang may Hawaiian punch. Pero, dami na kasi malalaki sa ano eh. Sa Hinebra. Tsaka mukhang, yun nga. Malapad. Meron pa dalawa nagtatry out dun eh. Si Jens Natel, yung Pogi. Natel, oo. Oh. Tsaka si, bata mo. Si Alvin Padilla. Si Padilla, yun. Okay. Pero malabo mabigyan yun, ano? Malabo. Ay, mukhang talagang gusto lang mag-Hinebra. Pero mukhang kompleto. This is from Super Gatas. Sir Snow, sino po ba ang katrade na ng second pick ng Alaska sa TNT? Thanks po. Araw-araw po ako nanonood ng show nyo. Thanks. And God bless. Yeah. So, trade us a second pick ng Alaska. Yung ngayon? Ay, ano ba yan? Sa TNT. Yung ano, si M, ano? Eram. Si JP Eram. Yan yung nakuha nung ano, token text. Mm. From Alaska. Pero yung kapalit yata, future pick din eh. Future pick din. Oh, second round din. Future pick din. Kala ko next, ano, season. Okay, basta tayo message. Another text, this is from Glenn. Pag-greet naman ang Elma family at ang group ng Pure and Truly Rain or Shine fans family. Hi, idols Snow at cute like me, Meg and Nicole. Ask, nawala yung question niya. Wala yung labo ng mata niya, dinamay niya pa si Meg. Okay, next. Alright, next text is from Adrian. Good PM, Sir Snow, Sir Dennis. Update po sa roster ng Global Port. Any clue po sa trade sa kanila? Thanks. O kaka-announce lang nung... Kaka-announce yung kanina. Ano yung sinabi? Si, ano po, si Holstein, yung na-draft nila na pang walo. Ah, seventh, no? Seventh pick. Pinalit po nila kay Justin Chua, 10th pick, tsaka kay Leo Nahorda. Na ngayon po yung nakabakasyon pa dyan sa Ilocos Sur. Nahorda. Taga Ilocos ba si... Oo naman. Nahorda. Ito, may tanong. This one is from Sender 2113. Snow, anong team ang papasok sa PBA next year? Hi sa wife ko, Mabel at baby ko. Denise? Ano ba, ATM ba o ano? Hindi, pwede.
Ha? Pero ito, ito yung nag-usap kami, na-interview ko si Kume nung nandun tayo sa Sydney. Tinanong ko siya, sir, meron nung bang mga inquiries? Sagot ni Commissioner, inquiries! There are many. Many inquiries. Serious inquiries, that is what we are waiting at the moment, for at the moment, sabi. So, pero parang sinabi yan, none at the moment. Parang nakita ko yung interview mo sa kanya eh. Oh, hindi, pero yung serious inquiries, alam niyo na darating yan dyan eh, brady. Tulad ng video, ito nga, brady, yung NLEX eh. Di ba, binalita na natin, sabi ni Boss Rodrigo Franco. Di ba, tsaka ni Rodrigo Boss E. Franco. Oo, tsaka ni Boss Ronald Dulatre. Di ba, yung team nila, minemaintain nila yung, ano niyan, yung toughness, yung pagiging competitive niyan. Just in case na bitbitin sa PBA, ready. Kasi yung PBA, yung NLEX po, pag bumili sila ng bagong franchise, pwede silang mag, ano, mag-request sa board na napayagan silang makakuha na at least ng 5 hanggang 5. 3 yan eh, at least 3 hanggang 5. Pagbago yung prangkisa, di ba? Pagbago. Yung sa Rain or Shen, kasi tatlo before lang. Shen, eh. Tatlo lang. Binili nila. Binili lang nila. So, ang kinuha nila doon, partner, si JR Reyes. Saan? Sa bin, draft si ano? Ah, draft pa si JR. Yung direct. Oh, JR Reyes. Tsaka yung tatlo yan eh. Tapos si Ryan? Di ba si Ryan? Hindi si Ryan eh. Tatlo yan eh. Iisa, wala na eh. Retired na eh. JR Reyes. Sino ba? Tatlo yan. Mamaya, alamin natin. Mamaya may tutulong sa atin sa text. Okay? Sige, basa ka tayo ng mga messages. Alright, ipat naman tayo sa Facebook. This is from Ryan sa Junior. Good afternoon po mga pogi at magandang host. Totoo po ba yung bid ng Pilipinas sa 2019 FIBA World Cup? Pabati naman yung pinsan ko na si Elijah. Kasama ko nanonood. Salamat po. Hello, Elijah. Milsap? Elijah. May bid ba, Brad? 2019 FIBA World Cup? Mabigat yeah, yun dyan, ang question. Totoo po ba yung bid ng Pilipinas? Ah? FIBA World? Hindi, ang alam ko, mukhang ganun. Ano? Kasi hindi ba parang earlier? Nakausap ko si Boss MVP eh. Pero... hindi ko alam kung FIBA World pre, pero mukhang mabigat yan eh. Tama kayo, no? Pero around that time kasi, iba na yung format ng FIBA. Parang ano na, parang yung World Cup ng football. May tsaka, kanya-kanya ng continent. Tsaka tayo, kasama na natin Oceania. Oceania. Yung Australia, dalawa. New Zealand. Okay, next. Let's see, Obalin, nag-post ng picture natin bago. Yeah. Ha? Hi, Obalin. Thank you. Parang may ganun nga yung damit ko, no? Kasi nakaipit yung camera eh. Ay, yung mic eh. Okay, next. Okay, another Facebook message is from Benj Teng. Okay. Sir Snow at Sir Dennis, magkano po sahod ng mga PBA D-League players mula sa Stars hanggang sa mga average players? Salamat at para kay Sir Snow, wag mo na patuloy na haters mo. Ganyan talaga. Pag sikat, parang LeBron, madaming haters. Okay. Sige, Dennis, ikaw. Oh, parang si, ano yan. Parang, D-League, ikaw ba? Yung cover mo. Kano bang, ano yan? Maximum mo nila is 30 yata. 30 ba? Oh, 30 up? To 40. Neat. Oh. Oo, oh, kasi developmental lang yun. Tsaka normally dyan, mga estudyante. Kasi pag tinaasan mo yan, Brad, hindi na makakalaro yung mga naglalaro sa NC, tsaka sa UAP. Oh, dahil bawal sa, ano yun? Bawal sa ruling na maging ruling commercial. Oh. So, hanggang 30 lang. Uy, kanina pero nag... pero may kinala ako. Ah, okay. Tisoy. Kamukha ako. Ano yan? Hindi, kanina nag-tune up yung Air 21 at saka Global. Oo, oh, nangyari. Tied score. Eh, pagka naman kasi tune up pag tie. Wala na overtime. Wala, yeah. Ganda. Ganda si Nyalis. Ano score? Ito, inaalam natin yung ano. Okay. Naalam natin. Sige. Sabihin mo sa akin pagka meron na, ha? Sige. Okay, ano sabi ni Marley JSP na? Mga sir at ate, may trade pa po ba sa Bolts at pakibati si Laster ng UP at malalakas po ba ang 2015 draft? Kasi nakita ko sa mock draft, dami rin mong... marami rin pong malalaki na taga-ibang bansa. Okay, nasa D-League ngayon. Okay. Yung 2015, Brad, di pa natin alam yan. Kasi 2014 pa lang next year. So yung next, yung mga sasali dyan. Hindi, pero yung draft ngayon, PBA season is 2014. 2014, yes. Yung susunod nga. Ay, ngayon. Hindi, pero yung next year, sinasabi niya. Uh-oh. Sina Andrew Avillanosa. Pero, mangilan-ilan lang rin yan eh. Tsaka sa ngayon, hindi kasi natin alam kung sino yan eh. Mahirap gumawa ng mock draft kasi baka hindi yung tumuloy. Sabi mo yung pwede na. Like si Ray Ray Parks. Kevin Duelas. So, Kevin Duelas. Yung ano, yung Gilas. Keeper, pwede eh. Na? Hindi, next year pa si Kiefer. Next year pa si Kiefer. Pero technically, pwede na siya? Pwede. Oh, naglaro siya sa national team eh. Kahit hindi nag-D-League. Pero yung units niya sa college, yun ang tanong doon.
Kailangan ba? Tandem yun? Kasi at least 21. Yung units and the... Oh. At 20, 21 below, graduate. Uh-huh. Mm. Di ba? Mm. 21 above, yun. Pwede na kahit wala ka lang. Basta naglaro sa D-League or naglaro sa national team. Okay? Kung kaso, feel, ano yun? Feel foreign yan. Sino? Yung mga ganon? Yung sa, hindi, yung lahat yun. Foreign, sa lahat yun, pati sa local. Basta naglaro ka sa national team kahit hindi ka na lumaro sa D-League. Mm. Feel foreign, lumaro ka sa national team. Yun nga dapat kay Banchero eh. Kasi Banchero ho, pinayagan lumaro sa SEA Games kahit hindi na siya maglaro sa D-League. Diba? Okay, next. Alright, this is from... Okay, pare. Si Sunny, si Junjun Kabato, tsaka si Sagad. Oh. JR Sagad. Ah, tama. Yung volleyball dalawang player. Yung dalawang Dregaya, tsaka si JR Reyes. Okay? Basa. Alright, another text. This is from JJ Mendez. My upcoming trades po ba sa Sanmig? Hi, cute Nicole Ramos. I love you. Hehehe. Pakibati po yung Mendez family at si Lara Fernando. Hello. Ayun, nangyari na. Yes, yung si, ano, si Leona Horda. Saka si Justin Chua. Justin Chua for Isaac Holstein. May trade na ho, kanina lang. Ito, tawagan natin si Ate Rose Montreal kasi Brad, marami nagtatanong about dun sa PBA annual na ipinlagpa ni Commissioner. Oh. Before we proceed with the draft, sabi naman, di ba? Yeah. I would like to inform everyone that the annual, the PBA hardcourt will be available at national bookstores and at the venue and at the PBA office. Okay. Maganda po yan. 350 lang. At hindi niya na. Si Ma'am Rose Montreal, ang business development head ng PBA. Ma'am Rose, magandang hapon po. Welcome sa PTV Sports. Hello, no, magandang hapon po. Yeah. Ate Rose, medyo malabo pa yung signal mo. But anyway, Ate Rose, regarding the hardcourt, kanina nasa PBA ako, may nakita ako, si nakalimutan ko yung pangalan niya, ando doon, bumibili ng hardcourt, pero mukhang hindi pa available, eh, ano po? Hindi, ganito, we want to receive all the complete copies na, no, from actually, Ate Rose, medyo masama yung signal, tatawagan kita ulit, ha, masama yung signal, eh, no, so... Yan ang problema ngayon eh, no? Pagka hindi smart ang gamit mo, malabo eh, no? Malabo yung signal eh. Okay, ito na. Ito, ayan, ayan, Ate Rose, malinaw na. Ayan, Ate Rose, so, can you tell us more about the hardcourt? Kailan ilalabas? Actually, available na naman yung hardcourt. There's 20 kong team copies. Ngayon, so, there's and of course, we want to give credit to inquire. They're the third party whom the PBA commission to produce the 2013 hardcourt, no, or yung annual natin. Mm-hmm. So starting Friday, the copies will be available at the PBA office. And starting next week, the fans can expect national bookstore branches in Metro Manila to sell na the hardcourt copies. And then, sa opening natin, we'll start selling na rin the copies sa lahat ng game venues. Okay. So, anong pinagkaiba nito doon sa mga previous releases natin? May mga bago ba rito, Ma'am Rose? Okay. Ang previous hardcourt natin, para siyang yearbook, the year that was. This time, it's more of a coffee table book kasi mas marami silang makikita ang other side of the PBA. Ito, mas makikita nila yung mga off-court activities sa mga players natin, specifically yung alagang PBA. Okay. Aside from that, mukhang nabago rin yung format in terms of the cover eh. Kasi dati yung mga MVP, mga current MVP nung season, ang nilalagay ninyo. Uh-huh. Pero ngayon, yung iba na, no? Hindi mukha ni Arwin yung nandun. Bakit po? Actually, in the first few pages ng hardcourt, natin yung feature natin for our MVP na si Arwin Santos. Mm. But this time kasi, it's record-breaking history. In 23,400 plus attendance, Araneta. And this is one of the achievements of Chairman Robert Nod. So, we wanted to focus on this. But, yung mga fans naman ni Arwin, they shouldn't feel bad because there is a 2-3 pages feature of Arwin. Hello? Okay, yes, we're listening. Yes. Okay, may tanong sa'yo si Nicole, Ate Rose. So where can we buy this?
Where can we purchase it? Hello, Miss Rose? Hello. Yes, Nico. Hello. Where can we purchase this? As I said a while ago, on Friday, fans can get their copies from the PBA office. And then starting next week in all national bookstore outlets in Metro Manila. Mm-hmm. And then come opening, we'll start selling copies in all game venues. Okay. Miss Rose. Sa abroad, yung mga nasa abroad, Ate Rose? Yung mga nasa abroad, they can purchase through the PBA online store via shopee.com. Oh, that's good, that's good. Okay, thank you so much, Ate Rose. Ha? So, thank you. Okay, so available na, 350 lang, ano yung ano natin, hardcore. 350, old price pa rin tayo. Oh. So, tawag dito, maraming aabangan, magagandang projects and magagandang activities and events yung mga PBA fans natin. Come 2014 season. Okay. Tawag-tawag kami sa'yo. Tawag-tawag kami sa'yo, Ate Rose. Okay, thank you so much. Thank you, Ate Rose. Thank you. Salamat. Yes. Si Ma'am Rose Montreal po ang Business Development Head ng PBA. Ayan. Tsaka ang may hawak ngayon ng annual partner, ano? Philippine Daily Inquirer. Oo nga. Kaya maganda. Oo, maganda. Tsaka yung stat, napabilis ngayon ng release. Doon nagtatagal dati yan, doon nababalaho eh. Okay, mga pasalamat natin sa mga sponsor. Alright. Tinakot kasi eh. Nagalit kasi eh. Okay, Meg, mauna ka na mag-thank you ng mga sponsor mo. Of course, thank you to Mr. Amis Tumag ng Amazing Playground, Dr. MJ Torres ng Zentox Medical Center, Sir Giselle Ducin ng Ever Belena, Dean Grace Pharmacy, by Jewelry Box, and Frank and Marcel Graphics. Okay, and Dennis? You have all the time in the world. Upo pa tayo. Gusto mo, nakating 4 pa tayo. Patayin yung computer natin eh. O sige, go. Oh, si Mami G, Daddy Dan, Mami Bay, si Zian, Prince Zian Eric, tsaka si Queenie, love you, my wife. Dami pa, di ba? Si Bunso. Ayan, tsaka yung mga kabarangay ko. Diyan sa may San Lazaro. Eh, Nicole? Hindi ako tatakbo. We'd like to thank you sa PTV New Media team for uploading our videos on YouTube so you can watch us on YouTube. You. Sige nga, pasaya mo. Saan yan? Special thanks to Rocky Kabigting for his patience. From station. Ito, speaking of which, ha, si Boss Chairman Ramon Sigismundo, ang team governor po ng Meralco Boss. Basahin mo. Nagbigay siya ng komento dun sa mainit na issue ngayon sa PBA. Okay, in response to questions raised by fans on the behavior of a team during the draft, the actions of all teams are of course monitored by the league. Okay? In the necessary steps will be taken to ensure accountability in accordance with our objective to ensure a highly competitive PBA for ultimate fan satisfaction. So, maganda siguro tawagan natin si Chairman Ramon Sigismundo rito. Diba, Dennis? May time pa eh. Well, may time pa tayo. May time pa. Mahaba pa oras natin. Kaya lang, smart ito. So, smart call tayo. Bawas. Bawas load. Bawas load. Okay. Tatawagan natin si Chairman Ramon Sigismundo. Hindi na, okay na raw. Ah, okay na. Nagre-ring na eh. Nagre-ring na eh. Okay, so wala na raw. Sabi ni Casey. So, gumaganong-ganon na si Casey. No? Okay. Okay. So, ako na po, magpapaalam. Salamat po sa Barakabol na Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D., Ma'am Cherry, at saka kay Boss Rafi Casiao. Salamat po sa Barakabol na Energy Cola. Sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Goli, Willa Rosa, Jacob Malapas, at Arvin Rowan, Ninong Renato Leary ng Rally Tours and Travel. Si Boss Giselle Ducy ng Ever Belena, para po sa Mr. Rudy Yu. Mr. Rudy Yu ng Macbeth, salamat po. And also, Ninong Renato Leary ng Rally Tours and Travel. Ako po ang inyong coach, Sobadwa. Next, yes, Nicole Ramos. Dennis Principe. Ang tabayanan po ang News at 6, sasama si Miss Cathy San Gabriel, Attorney Mark Castrodes, at Ralph Obina. Salamat sa Sports Radio 918. Galas na tayo at narito po ang headlines ng News at 6.